guys. So, nakikita nyo ba yung aking drawing, no? Kung first time ka sa aking channel nga, hayaan nyo muna akong magpakilala sa inyo. Ako ang inyong lingkod. Polisya ko. Ang iyong online criminologist. So, ngayon, pag-uusapan natin yung cycle sa affidavit of desistance. Kung paano ba siya wi-withdrawin. Ito, interesadong ano to, interesadong topic, no? So, sana ang manood nito ay kailangan nyong mag-likes at mag-comment. Kung wala kayong masabi, sabihin nyo na lang good info. At sana i-share nyo sa mga sumusuporta. At kung kailangan nyo naman ng aking serbisyo para sa one-on-one coaching or case consultation, so, mag-join po kayo sa ating channel, membership, at i-PM nyo ako. So, huwag natin patagalin paano ang proseso ng pag-withdraw ng kaso. So, i-explain ko sa inyo yung illustration na 1 to 5 para hindi na kayo masyado nagtatanong, no? Affidavit of desistance, ito nakafocus tayo sa affidavit of desistance, no? So, yung number 1, guys, ayan yung both party mag-uusap muna. Kung pwede kayong mag-ariglo. So ngayon, kung ano man na pagkasunduan nyo in regard it sa amount or kung nagkasundo na, kung mayroong money involved, so labas ang court doon. So ngayon, okay na yung dalawang party, nag-usap na. So, lalong-lalo na po yung mga capital offense, no? Kailangan talaga ng prosecutor. Proceed tayo sa number 2. Sa prosecutor po ay magsisik muna kayo ng approval. Approval kung papayag sila na withdrawin yung kaso. Take note, lalong-lalo na sa mga capital offense. Sa mga minor lang naman, normally pumapayag sila. So, pag okay siya, approve, verbally, so, ang complainant ay mag-i-execute na kayo ng AD Affidavit of Desistance. So, yung under Affidavit of Desistance, sa number 3 tayo, yung complainant niyan, letter C, so, kailangan niya ng valid ID, tapos yung details ng kaso. Naka-fill up yan doon sa affidavit of desistance. O saan ba yung ginagawa? Pumunta kayo sa mga law firm, doon kayo magpagawa para matulungan kayo. One-time payment lang naman yan. Kasama na siguro yung notaryo doon kung nire-required. 250 minimum. 500 ang notaryo. So, pag okay na uli, so balik kayo doon sa prosecutor office, so submission na yan ng affidavit of desistance. Kung okay na, perfect na, so iyon, si fiscal ang involved dyan, kukunin niya yung isang kopya niyan, tapos ang isang kopya naman ay sasubmit niyo sa court. Yun na, tapos mag-aantay na kayo ng dismissal. So, pag hearing niyan, makikita ni judge, o kung medyo may asim-asim kayo doon sa loob kay secretary, pwedeng mapabilis yung papel, yung dismissal. So, wala naman masyadong timeline yan. So, it a matter of follow-up na lang kung gusto nyo nang mapadali. Kasi kung 3 months pa yan, 3 months pa yun, makikita ni judge yan. So, 3 months pa yung magagawa yung dismissal. Although dismissed na siya. Kasi i-evaluate pa yan ni judge. So kung okay na, kung medyo nagmamadali kayo, kung nakadetain yung suspect, so i-follow up nyo para si judge gumawa na ng dismissal at order release ng suspect. So ganun lang po kaikli yung ating cycle ng affidavit of desistance. So maraming salamat. Thank you for watching. See you again, my next video. At ang inyong lingkod pala, pulisya ko. At huwag niyong kalimutan,
mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Ako po ang inyong online criminologist, Police ako.